Okay, good afternoon guys. Welcome back to my YouTube channel. So, ngayong araw na ito guys, gusto kong ipakita sa inyo kung paano mag copy by network, no, UTP cable. So, paano siya kopyahin yung galing siya sa kabilang computer tapos ilipat siya sa kabilang computer. So, ganun ang gagawin natin ngayon guys. So, let's watch this. So, ganitong gawin natin guys. Ito kasi ay PisoNet. No, so itong isang computer na ito ay lagyan natin ng Counter Strike na galing dito. Pwede rin kahit dito galing, depende lang sa atin. Pero ang gusto ko lang malaman nyo na kung paano siya gagawin na makopya natin guys yung tawag nito. Lugan natin siya ng piso yung games, no? So ganito guys, no? So, dito muna tayo. So, dito muna tayo magsimula, guys. So, ganito ang gagawin natin. No? So, next, guys, iso kasi ay PisoNet. So, ang gawin natin, guys, ang PisoNet kasi mayroon siyang depress. So, may depress man. So, ganyan, guys. Pero pwede na hindi natin siya i-depress. Kasi hindi naman ito yung lalagyan natin ng games. Siya lang yung source natin. So, siya man yung source natin. Meron kasi itong ano guys, tinatawag na Winlock. Winlock guys, yung i-hide niya guys, yung D, no? Na, wala yung D. So, ang gawin natin guys, pag may Winlock yung computer nyo, desktop computers nyo, o ining computers guys, kahit laptop, ay ang gagawin nyo lang guys, ay i-open nyo yung Winlock. No, open nyo lang itong Winlock. Ngayon, alam nyo man, meron kayong password yan. So, lagyan natin siya ng password guys. Yung Winlock. Naloko ng gobyerno. Wait lang guys. Meron siguro akong hindi na maling na pindot. Okay. Kapasok na tayo guys. So, uncheck lang natin guys yung enable protection din, okay. So, refresh lang natin ng konti. Balik tayo sa my computer guys. So, tingnan mo guys ha. Okay, hindi pa na-detect dito yung D kasi naka-hide nga doon sa Winlock. Pero dito naka-detect na siya. I-open mo lang yan guys. So, open natin yan. Punta tayo sa games. So, yung gusto kong kopyahin guys, nandito na kasi yung games, nandito yung lahat ng source. May Recabal, no? So, Counter-Strike guys, ito yung kunin natin na games. So, para ma-detect siya doon sa kabila guys, kailangan natin siyang i-shared. No, right click nyo lang guys, tapos punta kayo dun sa my properties. Sa my properties naman, punta kayo sa sharing. Sa sharing guys, lagyan, punta kayo sa shared. Share, or lagyan guys, may administration, everyone. So, nalagyan ko lang kasi guys, actually, sa, kung hindi ko pa nalagyan to ng everyone, kailangan mo pang lagyan, dito mo lang lagyan guys. Yan, lagyan mo yung everyone yan. Pero, nakalagay na kasi, so, i-retcho ko na lang to. Read write, no, share, read write na kasi yan guys. Pero kung wala, sa sample, kung wala to guys, dito kayo maghanap, lagyan nyo na everyone para malagyan dito. So andito naman siya guys. Ito guys, pwede rin itong ma-read lang ganyan, no, pwede rin, kailangan talaga naka-read write. So share, no, antayin mo lang guys, mga minutes lang, oh. Your folder is shared. So, naka-shared na to guys, itong Counter-Strike. Done mo lang. So, punta ka rin next sa Network and Sharing Center guys. Kailangan naka-turn on itong Network Discovery. Naka-turn on ang File Printer Sharing. Ibaba mo lang yan guys. Ayan, baba mo. O, baba mo lang siya. Kailangan na naka-turn on ang sharing. So, iniwan yung network access. Tapos, use 128. Tapos dito guys, kung naka-turn on man siya dito guys, kailangan i-turn off mo siya, password, para hindi na siya protected by password. I-turn off mo lang siya guys, tapos save changes. Naka-turn off na kasi ito guys eh, kasi ito palagi kong source sa sharing para makita ko siya doon sa kabila. So cancel ko na guys, yun lang ang proseso. Proseso siya guys, kung paano na ma-detect siya sa kabilang computer at makopya natin yung games. So next guys, dito tayo punta guys sa
ito sa kabilang computer kung paano natin siya i-detect. Ma-detect siya guys dun sa yung iba. So ito guys, mas matastas ang proseso to kasi itong yung lagyan natin, naka-depress kasi ito siya guys. Tingnan mo. Oh, may depress guys, oh. Yan, naka-depress. Dahil sa naka-depress yan siya guys, kailangan natin tanggalin muna natin ang depress. Shift lang guys. Shift, ha? Hold up, shift, tapos double click. So lalabas yan siya guys. Ha? Shift, hold the hold, shift, tapos double click, lip click yung icon ng depress, ha? Double click ang icon ng depress, tapos lagyan mo ng password guys. Lagyan mo ng password, lagyan mo guys yan. Tapos bootload guys, ano mo lang, apply and reboot. So antayin mo natin siya nga makabalik siya. Ilugay mo natin ang piso guys kasi baka ma try mo siya. So wait for a while guys habang nagre-restart pa yung computer. So ganun lang kadali guys, kahit ano, laptop, desktop o ano bang computer na gusto nyong kopyahin yung files, games, documents, ini yun lang proseso guys, paano siya i-share sa kabilang computer para ma-detect mo siya guys. Kasi yung games ito guys, nakopya ko na talaga yung Counter-Strike kaso nag-error lang siya. So ngayon i-kopyahin uli. So ngayon guys, welcome na siya. So ganun lang proseso guys, yung walang depress yung computer nyo, tuloy-tuloy nyo lang yung ginawa ko. Pero kung may depress, ganyan ang gagawin nyo, lalo na sa mga may internet cafe, kailangan talaga yung depress, tanggalin nyo lang yung depress. Pero doon sa source nyo, pwedeng hindi nyo lang tanggalin. Importante yung lalagyan nyo kasi pag may depress pa rin, hindi siya makasave. So andito na siya guys. So kanina guys, yung depress natin, loading siya guys kasi yung itong unit na to, matagal na kasi ito, masagal na sa serbisyo. Matagal na to sa serbisyo guys, kaya ganito na siya naglo-load. So tingnan nyo guys kanina yung depress, naka-X na siya ngayon guys. Kita nyo guys, oh, naka-X na, pero kanina hindi yan siya naka-X. So ganito lang guys, punta ka lang sa my network, no? Network, my network, open mo lang yung network. Yan. Hintayin mo lang guys. Okay. Tingnan, kita nyo na guys, no? Sa network, i-click mo lang yung network. Yung doon guys, ano siya tayo guys, Station 8 yun guys. Yung pinukanuhan ko, yung share ko kanina. Kasi kung punta ka dito, ito, ibang computer man ito. Yung ano ko, so wala dyan. Yung source guys na ginawa natin yung saan tayo nag-share, Station 8 yun na. Tingnan mo guys, may Counter-Strike na, di ba? So naditik na natin guys, no? Naditik na natin galing to sa kabilang computer. So open tayo uli ng ibang computer pa guys. Oh, mag-open pa tayo ng ibang computer. Pero hindi pa rin naditik yung isang yung ano niya. Ito kasi yung kung ano eh, minimize mo natin yung isa guys, ah, yung kanina, yung sa network. Ito kasi nakaano rin siya, naka-winlock kasi depensa talaga yan para hindi yung D naka-hide na hindi siya magalaw ng mga customer. So winlock mo agad guys, na winlock natin uli guys. Alam naman yung password guys kung meron kayo. Pero sa mga walang winlock, pwede guys na tuloy-tuloy nyo na yung gagawin kung yung walang mga winlock. Kasi wala naman siyang ano eh, wala na siyang ano ba to, wala na siyang baga wala nang problema kasi wala nang winlock. So kanina guys, sorry, na-click ko yung iba. Ito guys, ito. Yan, ito yon kanina doon sa kabila, Station 8. So open ka ng may computer guys. No, refresh mo lang konti. Okay, kita mo guys na kasi tinanggal na natin yung winlock eh. So open mo lang ito guys, yung D. So tapos punta ka sa games. Ito yung sa number 1 guys na files. Kanina naman yung sa network, ito yung dun sa kabila, yung kanina. Ito yung sa kabila, sa kanina. So gawin natin guys, open natin yung isa, games. Ito yung ngayon, Counter-Strike nito guys. Ano kasi guys, sira. So delete mo lang to, yung delete mo lang guys. Tayo lang natin.
Yan, na-delete na guys. Yan, wala na. So, ito yung sa files natin guys. Yung ni-shared natin guys. Na-shared natin itong isa. Yan. Kopyahin natin ito guys. Pero sa hindi pa natin ito kopyahin na nasa loob. Gawa mo natin ang folder. Na, lagyan natin. Crossfire. Ano, Counter-Strike. Yan guys, so. Counter-Strike. Counter-Strike Extreme. Yan guys. Version 6. Ah, ganyan guys. Version 6. Yan. Enter mo lang guys. So, meron na tayong folder. No? Kita mo guys, meron na tayong folder. So, open mo lang yan. Yung folder na yan. So, yan guys. Click mo yung kabila. Yung sa kabila na, yung doon sa kabila na share natin. Isa. Click ka na isa. Kahit isa lang ka-click guys. Tapos, Control E. No? Control A. Oh. Apple, Control A. Right click yan guys. Puro, naka-highlights na yan light. Copy mo yan light guys. Copy. Copy. Tapos paste mo dun sa kabila. Click mo yun. No? Click, paste. Oh. Yan. So, antayin lang natin yan guys hanggang mapuno yan. Medyo matagal yan guys. Oh. So, ang kinopya natin guys, yung games na galing dun sa kabila, yung Station 8 na inano natin kanina, yung shared natin kanina. So, na-detect na natin siya guys. So, copy lang natin siya. So, ilagay natin siya dito sa computer na Station 1. Yan. Lagay natin siya dito para magkaroon din siya ng Counter-Strike. Any documents guys, kung example, dun sa kabila, meron kang files na Microsoft Office o meron ka bang files na kahit anong documents, games, o kahit ano-anong mga gusto mong ilipat guys sa kabilang computer, yung proseso na ginawa ko, yun lang susundin nyo kung paano siya i-share. So pag ma-share nyo guys, yan, kukopyahin nyo na. O, tingnan mo guys, nag-copying na siya. O. So meron, di pa tayo nakakalahati. Tapusin lang natin to para malaman nyo talaga kung anong mangyari. So habang nagkukopyahin siya guys, pwede mo rin siyang i-minimize. Yan, oh, yan, i-minimize. Pag minimize mo guys, ayun, nandun na siya sa baba. Pwede mo rin siya i-minimize yung isa. Yan, i-minimize mo rin to. Para kahit na naka-ano yun guys, nag-copying siya, pwede ka maka-delete sa recycle bin. Delete mo to siya. Empty recycle bin. Yes, kasi yun yung old na files na dinelete natin na ano, Counter-Strike na nag-error. Yan. Okay, so linis na yung ano niya. Tapos meron din akong ano dito guys na habang nag ano siya, pero mamaya na lang to. Mamaya na lang yun. Balik muna tayo guys. Atin muna ibalik yung minimize natin na mga ano, mga folder. Yan. Post yung guys. Oh. So malapit na tayo mga lahati guys. Ganun lang guys sa mga gustong matuto kung paano mag-share. No, magkuha ng mga files sa kabilang computer at ilipat sa ibang computer. So, kung gusto mo rin guys yung ibang computer, katulad nito isa, wala rin tong Counter-Strike, meron ka ng source dun. Yung, yun guys, yan, yung source na yan, meron ka ng source niya. Pwede ka rin magkopya dun guys, punta mo ito sa kabila. Basta meron ka ng source kung saan yung unit na pinagkakopyahan mo. No, nangingin na siya ng piso guys. Magyama na natin. Yan. Kasi piso nito guys eh. So ganun lang guys, malapit na tayo matapos guys. So 938 something na guys, MB. So ganun lang guys no. Sa mga gustong matuto na paano mag-share, na ulitin ko guys. Ganun lang proseso, balik-balikan nyo lang guys. Madali lang proseso. Pero kung wala na mga depress guys, wala na kayong mga winlock kasi hindi man pisunit, personal lang, huwag nyo nang gagayahin yung ginawa ko na kailangan i-lagyan mo pa ng password, magano, wala na yun guys. Dito na guys, yung ginawa ko dun, pag-share, ganun lang, i-forward nyo lang itong video na to na wala kayong mga winlock para tuloy-tuloy na kayo dito, dito na agad. Yung ginawa ko lang yun guys sa mga pisunit na may mga winlock. So malapit na tayo matapos guys, so tingnan nyo guys, malapit na. Okay guys, 1.28 gig o 1.38 gig, kunti lang talaga guys, kumbaga kunting tiis na lang.
Okay, malapit na talaga, guys. Patience lang, guys. Okay, tapos na, guys. No. Tapos na. So, nandito na yung atin. Ito yung sa network, no? Tingnan mo, guys, oh, network doon sa kabila, is unit. So, X na natin, guys, kasi hindi na natin siya kailangan. So, ang mangyari nito ngayon, guys, tingnan niyo lang, guys, doon sa folder, merong nakalagay Counter-Strike Extreme. Kailangan application, no? Application. Meron na ibang application, pero yung application talaga, guys, ganyan. I-right-click nyo lang yan, guys. Right-click. Tapos, scene to desktop. Scene to desktop. X nyo na, guys, kasi nandun na yun sa desktop. Na. Nandiyan na sa desktop. So, kaya nandiyan na siya sa desktop. Oh, i-rename lang natin, guys. Tanggalin natin yung nakalagay na shortcut. Naging dalawa to, guys, kasi hindi natin na-delete yung kanina. I-delete muna natin to, guys, kasi ayaw niyang mag-rename. Kasi meron pa yung sa kanina na ano. So, rename mo lang to, guys. Enter. So, yung i-delete mo natin yung, guys, yung old na nasa desktop. So, yun lang, guys. Kung paano talaga siya na makopya yung games, no? Tingnan mo, guys, na andyan na. No. Pero, kung gusto mo rin, guys, Crossfire yung kopyahin mo, pero online, bihira lang, guys, kailangan talaga siya yung online, kailangan talaga siyang i-install. Pero yung mga LAN game, guys, pwede mo siyang kopyahin. LAN games, ganito, Just Cause, NBA, ayan, pwede mo gawin yan, guys, ganun lang proseso, kopyahin mo, Dota, pwede mo yan kopyahin, guys, ganun na proseso. So, tinan ko lang, guys. Okay, guys, ito yung kinopya natin na bago. Hero kasi siya, guys, pero ngayon, tingnan natin, guys, ha, open natin. Okay, so, hindi na siya hero, guys. Oh, tingnan mo, guys, oh. Counter-Strike. Pwede kang gawa yan, normal mode, guys. So, okay, so, nakita nyo, guys, yun lang. Nakakopya na natin yung games na galing dun sa kabila. So, dahil tapos na tayo, guys, siyempre, kailangan na namatin itong i-hide, itong D. Kailangan natin hide yan, guys, para hindi magpakilaman ng computer. Pero yung sa mga personal computers lang na walang, hindi naman PISONET, pwede hindi nyo na siya i-hide. So, balik ka kayo dito sa WinLock. I-hide na naman natin siya, guys. Lagyan mo lang password. Alam ko naman na alam nyo yung ka-password nyo. Okay, guys. Tingnan nyo, guys. Ganina, uncheck ngayon. I-check mo na naman siya, guys. So, okay mo na yan, guys. So, tingnan nyo, guys. So, di mo na yan ma-open, guys. Or else, sa iba, guys, naka-hide na yan siya. So, dito din, guys, sa depress, tingnan nyo. Kailangan i-depress nyo naman siya uli. Ganun pa rin yung proseso sa pag-depress, guys. Pero dahil sa hindi ko muna siya i-depress, guys, kasi meron kasi akong cleaner. Pero sa yung iba, guys, pwede na hindi ito nyo gagawin kapag wala kayong ganito ng mga software. Pero kung may software kayo na ganito, kailangan nyo talaga linisin din. Na scan all ko lang. Kailangan kong linisin yung mga corrupt files, mga bad sector, computer speed, privacy protection sa aking computer. Para naman, guys, na balik siya sa condition. So, ganun lang, guys. Just wait for a while. Yun. Medyo matagal-tagalan din siya, guys. So, ginagawa lang to, guys, ha. So, yung sa may mga PISONET, merong depress, merong WinLock, WinLocker. Pero kung wala, guys, pwede na okay na yun yung proseso natin na pagkopya or pag-copying ng games. Files, documents, kahit ano ba, guys. Movies, sounds, pwede, guys. Basta kay ganun lang ang pag-share, guys. Windows 7 yung gamit ko, guys. Windows 7. Sa Windows 10, guys, or Windows 6P, iba naman yung proseso niya. No? Iba naman ang proseso. Dito lang yan sa Windows 7. Na proseso, paano siya mag-ano. So, naka-ano, guys, repair all na. So, repair results, all errors repaired. So, kung wala kayong ganyan supers, guys, hindi na dito nyo na depress. So, punta na tayo doon dito, guys, ha, depress. No? Ano mo lang, guys, yan, i-click mo yan, guys, yung icon na yan. No? Tingnan mo, guys, ha. Yan, ano mo lang, guys, itong ganito, ship. Na, merong ship dito, guys. Pundo lang, guys. Yung ano mo lang. Kailangan mo lang siyang tawag nito.
Tawag nito guys, kailangan mo lang siyang i... Doon doon, tapos click mo lang, double click guys, yung icon. Ito ba? Ito. Itong icon na to. Ah, maliwanag kasi guys, yan. Yung icon na yan, double click mo yan. Iyan mo lang yun. Hold mo lang yun, yung shift. Tapos, double click. Lip click guys ha. Tapos lalabas yan. Yan, lalabas yan. Lagyan nyo naman yan siya ng password. Yan. Tapos yan guys, bootproofin na yan. Kasi kanina nakabootload tayo, ngayon bootproofin. Apply and reboot. So, pag tapos nyo mag-restart yan guys, okay na yan. Babalik na yan siya, naka-safety na o naka-depress na. Yo, kahit na anong gawin ng mga customer guys, hindi makurap yung unit or yung desktop computers mo pang pisonit. So, yun lang guys, no? Thank you very much. Okay, thank you very much guys. That's all, no? So, shout out nga pala sa Vigilant Vlog TV, no? Thank you, bro, sa palagi mong pagsusuporta sa YouTube channel ko at saka Journey's channel at saka sa lahat ng 601 na subscribers ko. So salamat sa lahat kasi hindi ko talaga kayo maisa-isa. No, thank you very much and good afternoon.